Hello mga brad, mga sis, kumusta na po kayo dito sa TikTok? Ayan, pasensya na kayo, matagal po akong hindi bumalik dito kasi naging busy po ako sa aking mga ginagawa sa buhay. But purihin ang Diyos, nais ko lang pong share sa inyo ang ginawa ng Diyos sa akin. Ayan, kung noon nakikita niyo po ako na super super sexy, ngayon binago na ako ni Lord, iba na po yung lovely na inyong makikita rito sa TikTok. But ganun pa man, 'di ba? Marami po tayong mga pinagdaanan, hindi po madaling mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Ngunit gusto ko po lang i-share sa inyo ang aking mga ginagawa sa araw-araw dito sa social media. Almost ano na ngayon, mga siguro mga kailan ba ako nag-start? June, July, August. It's been 2 months now. So, alam nyo ba mga kapatid, ang daming blessing sa buhay ko simula nang nag-start po akong mag-share ng Word of God. Yan po. At hindi ko pong sabihin sa inyo na gawin nyo po ito. Ngunit kapag po tayo'y tapat naman na nanalangin sa ating Panginoong Diyos, ay kusa po itong dumarating sa ating puso't isipan. Kumbaga, yung mindset natin ay kanyang babaguhin. Dahil nga po tayo ay lumapit sa kanya, kaya nga po lahat po ng ating gagawin ay naaayon sa kanya. Para din po tayong nagtatrabaho, di ba mga kapatid? Kapag meron po tayong new job, kailangan po yung job natin ang ating aaralin. Kumbaga, hindi po sa ibang bagay. Para po tayo ma-promote. Ganun din po kay Lord kapag nag-start na po kayo, makinig sa kanya, sumunod sa kanya, mas lalo mo pa siyang gustong malaman kung ano po ba talaga ang nais ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, gusto ko lang pong i-share sa inyo ng mga bagay na pinagkakagiliwan ko noon. Mahilig po akong yan, mag-TikTok, number one yan. Hindi ko po sinabing yun, hindi maganda ang TikTok, pero ano po yan kasi, entertainment po yan. Kaya mga kapatid, kung maranasan ninyo na kayo po ay kinausap ng Diyos, huwag na huwag nyo pong i-ignore yan. Dahil po, mga kapatid, talagang pagpapala ang kapalit niyan. Sa pagsunod natin, doon po tayo makatanggap ng mga pagpapala ng Diyos. Ayan, kaya shout out po doon sa aking mama na mahilig po sa TikTok na si Mama Julia Sulat sa Labangan, Zamboanga del Sur. At ang aking kapatid naman na si Free Corpus. Mga kapatid, kung nais nyo po kayo may panalangin, mag-ano lang po kayo, mag-comment lang po kayo. Hindi po biro-biro ang panalangin. Totoo po yan. Seryosohan po tayo mga kapatid. Hindi po tayo pwedeng maglaro sa Diyos. Kailangan seryoso po tayo. Tapat po tayo. Ang layunin natin ay talagang